Nang walang biring ginto, doon nagpapalo. Noong magkaginto-ginto, saka naman sumuko. Ano ito? O, di ba hindi mo alam? Puro ka kasi cellphone. Diyos ko, mga kabataan ngayon, wala nang alam sa mga bugtungan. Lagi nang nakatutok sa Facebook, nood ng movie, ganon. Parang kami. Charot. Kung alam nyo pala sagot doon sa bugtong ko, i-comment nyo. Kapag hindi naman, o di hayaan nyo na. Wala naman kinalaman niya sa vlog na to. Ay! Ay, babae pala ngayon si Black Panther. Ano, akala ko lalaki. Ba't ganun? Naiba na? O di kaya pirate itong napanood namin? Charot. So hi everyone, hello mga impactas, and hi to all pansexual, bisexual, homosexual, heterogeneous mixture, and every LGBTQ community in the world. Ang haba namang intro yun. So ayun na nga, habang nakabreak ako at kumakain ng lunch sa Danube, na-stress na naman ako sa kaiisip kung ano ang uulamin ko mamayang gabi pag uwi. Parang tinatamad kasi ako magluto ngayon guys. Buti na lang, naalala ko yung isang fan na matagal nang nag-aaya sa akin na kumain. Kaya sabi ko sa sarili ko, it is time na siguro para gamitin naman kita. Charot. Kaya ayun, chinat ko siya. Sinabi ko agad sa kanya, "Uy, friend, kumusta ka na?" O, di ba, ang plastic ko ah. Ganun talaga, ano ba kayo? Charot. Tuwing inaaya niya kasi ako na lumabas, lagi kong sinasabi, wala akong time. Busy ako kaka-voice over ng vlog. Pero ang totoo, ayaw ko lang talaga makipagkita, no? Charot. So, dahil nga sa patay gutom ako at wala akong kakainin mamaya, paubos na rin kasi ang budget ko, sinabihan ko siya, baka pwede na nating ituloy yung pagkikita natin mamaya. 10 PM yung out ko. Wala kasi akong gagawin ngayon, kako. Tapos nag-reply din siya agad-agad. Sabi niya, sige po, kita na lang po tayo sa may Ashdan Walk. Sabi, uto-uto naman siya. Di niya alam, gagamitin ko lang siya para pakainin ako. At makatipid-tipid ako ba? Wala na kasi akong stock sa ref. Naubos na yung hasa-hasa na tinabi ko. Discarte lang ba para makasurvive? Bakit? Ganun talaga, no? Kapag wala ka nang makain, maghanap ka ng mga taong magpapakain sa'yo. Charot lang, huwag niyong tularan yung sinabi ko. At ayan, nakapag-out na po ako sa aking workplace. Ayan po, sa likuran ko yung pinagtatrabahuhan ko, Danube Hypermarket, kung nakikita ninyo. Ayun, ayun, ayun. Iniwan ko na pala yung uniform ko sa store, kaya kung napapansin ninyo, naka-t-shirt na lang ako. Nakakahiya naman, no, na mamasyal ako doon sa may Ashdan Walk tapos naka-uniform pa ako. Baka pagkamalan pa akong waiter, sandamakmak pa naman coffee shop doon. So dito ako ngayon sa may highway, sa may tapat ng Danube, upang mag-antay ng taxi na dadaan. Doon lang sa bandang unahan yung Ashdan Walk guys. Malapit lang, mga 1 kilometro mula sa Danube, pwedeng lakarin. Kaso tinatamad ako kasi pagod na nga ako sa trabaho tapos maglalakad pa ako, diba? Ang tagal nga lang mag-antay ng taxi dito. Diyos ko, halos 10 minutes na ako nag-aantay dito guys. Wala man lang ako makitang taxi na nadaan. May mga nahinto naman na sasakyan guys. Kaso mga aura ba? Yun bang tatawagin ka tapos sasabihin, yala, taal, 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 mikatoy, 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 gala, 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 dya. Diyos ko. O, tatlong lingwahe yon pag nagtatawag ka. Naloka ako? Iba naman ha. Hanap kasi nung mga gustong magsakay sa akin dito. Iba talaga ganda ko guys. Gandang pang ibang lahi. Charot. So after 20 minutes ng pag-aantay, sa wakas, nakasakay na rin ako sa taxi. Inirapan ko yung driver kasi ang tagal niyang dumaan. At ayan yung mga madadaanan guys, papunta sa Ashdan Walk. Madadaanan yung 500,000 coffee shop. Ayan no. At marami pang iba, pagmasdan mo na lang maigi para ma-feel mo na parang nasa Saudi ka na rin. O diba? Ang ganda rin dito sa Saudi pag gabi no. Ang dami rin pailaw. Akala nyo dyan lang sa Pilipinas. Nagkakailaw-ilaw lang naman kayo dyan kapag magpapasko. Diyos ko, charot. Nasa 5 minutes lang pala yung biyahe mula sa Danube Corniche papunta sa may Ashdan Walk. Ganun lang siya kalapit guys. 10 realizations lang din ang pamasahe, minimum fare sa taxi. Kung nababasa mo yung nakasulat na Babel, yan na po yung Ashdan Walk. Bale mag-u-turn na lang tong sinasakyan kong taxi para makarating ako dyan. Ganun yon. And now, let's U-turn the station in order to reach our destination. Fast forward na natin. At ayan na po ang Ashdan Walk. O, diba? Labas pa lang yan, pero ang ganda na. Di mo akalaing may ganyan dito sa Saudi. Huh? 10:30 PM na ako nakarating dito sa Ashdan, guys. At yung kamit ko, wala pa. O, diba? Ako tong influencer, pero ako yung pinag-aantay niya. Nakakahiya naman sa akin, diba? Charot. Gutom na kasi ako talaga, guys. Guys, kaya ako nagmadaling pumunta dito. Sabi niya kasi kanina, nakasakay na siya. Yun pala. Nung pagdating ko dito, paalis pa lang. Diyos ko. So habang inaantay kong dumating yung manlilibre sa akin, ipapakita ko muna sa inyo ang kagandahan ng
Ashdan Walk. Ayan o, nakikita nyo naman, diba? Bungad pa lang yan ha, mamaya na yung iba. At kaya pala siya tinawag na Ashdan Walk, guys, kasi mahigpit na ipinagbabawal ang pagtakbo dito. Kaya kailangan pag nagpunta ka dito, eh maglakad ka lang ng mahinahon, charot. Kaya tignan nyo ako, naupo na lang, diba? Habang inaantay ko yung kasama ko. At sa wakas, after 20 years, dumating na rin po siya. Ayan siya o, nakatalikod. Mamaya ng face reveal, baka ma-issue, charot. Tignan nyo pala yung mga security guard o nagkukwentuhan lang. Wala lang, nasabi ko lang. So habang nag-iikot-ikot kami dito sa may Ashdan, doon ko lang napagtanto na puro coffee shop pala andito. Kung may restaurant man ang mamahal, Diyos ko. Kaya nag-decide kami na magkape na lang. Mayroon daw kasing isang coffee shop dito na sobrang ganda ng view. Tabi ng dagat talaga. Kaya hinanap namin, syempre, Sus Mariose. Kung alam ko lang sana na magkakape lang kami, nagluto na lang sana ako sa bahay, nabusog pa ako. Ha? Charot. At ayan, nakarating na po kami dito sa may Manto Rose Coffee. At namangha ako, guys, kasi sobrang ganda nga po talaga ng tanawin. As in, tabi lang siya ng dagat. Sobrang ganda ng ambience and aromatic expressions, invoking the sensibility of humility. Nakikita nyo naman, diba, sa video. Diyan sa may dagat, tanaw mo na rin yung sikat na tower sa may Corniche. Dito sa Manto Rose Coffee Shop, kahit umupo ka lang at mag-stay dyan, guys, kahit di ka na mag-order, solve ka na. Basta makapalang mukha mo kasi nakakahiya ka, di ka mag-order eh. Tapos kung makapag-upload sa Facebook, isang album. Ako pala yon, charot. At ipinakikilala ko pala sa inyo ang ginagamit ko lang na fan, si John De La Cruz. Charot, kaibigan ko yan ha. Hindi ko siya fan, guys ha, binibiro ko lang kayo. He is one of my close friends. Pangalawang pagkikita na namin ito actually. At ayan, nakapag-order na kami, Manto Rose Coffee Juice. Yung lasa niya, guys, para siyang juice nga na kape. May ganun pala, no? Coffee juice? Diyos ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganyan. Tapos yung lagayan pa nila, pwede mong gawing lampara kapag naubos mo na yung laman. Ang iksipan ng istoro nila, Diyos ko. Nagustuhan ko lang dito yung pailaw talaga nila, eh, oh. Ayan, no, oh. Diba, ang ganda? Huh. At dahil hindi naman ako nalibre ng pagkain itong si Jan, ililibre na lang daw niya ako ng sine. Siyempre, tumanggi pa ako sa umpisa, pakipot lang ba, pero pumayag din naman ako. Maya-maya pa kami manunood ng sine, mga 12:30 ng madaling araw, kasi may aantayin pa kami na kasama sa buhay. Kaya bago manood, itutur ko muna kayo dito sa Ashdan Walk. Yung pinakita ko kasing view sa inyo kanina, bungad pa lang yun. Dito sa Ashdan, guys, sobrang dami talagang coffee shop. Yun lang kasi halos libangan dito yung pagkakape, pagtsatsaa, ganun, kasi nga bawal naman ang alak dito sa Saudi. Kaya halos lahat ng coffee shop dito sa Ashdan ay 24 hours bukas. Magdamag talaga. Parang bar lang din sa atin, no? Kaso nga lang alak yung sineserve dyan sa Pilipinas. Yung Manto Rose, guys, 24 hours din sila kasi nakausap namin yung crew kanina. Mayroon din silang tinatawag dito na Movember. Movember, ibig sabihin pagkatapos ng October. Movember, ganon. Charot. Di ko lang sure kung coffee shop yan o restaurant. Pero I think coffee shop din yan, eh. Bukod sa coffee shop and restaurant, guys, mayroon din itong building na itinayo sa tapat ng dagat talaga. At ito yung tinatawag naman na Ashdan Rise. Kaya kung may Ashdan Walk, mayroon ding Ashdan Rise. Ganon. Ayan, no? Ang ganda, diba? Madaming afam na nakatira dyan, ano ka? Para pala sa inyong kaalaman, ang Ashdan ay isang kumpanya na gumagawa ng mga waterfront project, kaya nasa tabing dagat siya. At malawak ang nasasakupan ng establishmentong ito. Kasama na yung building, mga coffee shop, restaurants, sinihan at yung park. Nasa 40,000 square meters ang lawak nito. Ganon kalaki ang nasasakupan niya dito sa Corniche Alcobar. At kung nagtataka kayo, bakit alam ko yung sukat? Jowa ko kasi yung engineer nito, charot. Ginawa itong Ashdan, guys, as part of the Vision 2030 ng Saudi Arabia. Binuksan ito noong 2018 at nanalong Best Design sa Cityscape Global Awards sa Dubai. O, diba, nag-research ako? Medyo nanibago nga lang ako, guys. Di kasi ako sanay mag-research. Puro kasi kalukuhan vlog ko eh. Nahiya lang ako sa inyo. Charot. Yung sahig pala nila dito, guys, umiilaw. Ayan, no, tignan nyo. Tapos mayroon ding fountain. Pwede kang maghugas ng kamay dyan tapos magdasal, ganun. May milagro kasi yung tubig dyan. Parang agua bendita ba? Charot. Siguro ito yung nagpapanalo sa kanila as best design, no? Alam nyo, guys, sa totoo lang, low-key vlogger lang ako talaga kaya hindi pa ganun kaganda yung pagkakashoot ko dito. Pero kung makikita nyo yung aerial view nito, guys, tsaka yung malawak na shot talaga, sobrang ganda. Promise. Di ako nagjojo. Ngayon, punta na tayo sa may sinihan nila kasi dumating na yung kasama namin. Pangalawang beses ko palang manunood ng sine dito sa Saudi Arabia, guys. Last year yung una kong panunood ng sinihan dito, yung Spider-Man No Way Home pinanood namin, nakablog din yon. Hanapin nyo na lang sa YouTube ko. Alam nyo ba mga impactitas, dito sa Saudi Arabia, 40 years na nakaband ang cinema. Yes, binuksan lamang ito noong April 2018. Hindi ko nga lang alam kung bakit, pagod na ako mag-research. Siguro baka KJ lang talaga sila
kaya nila binand yung cinema dito. Charot. Bahala na kayo dyan. At ayan na po ang AMC Cinema dito sa may Ashdan. Tara na at pasukin na natin. Dito pala sa AMC Cinema, pagpasok mo sa loob, Diyos ko, sariling sikap ka. Mayroon ng mga machine na bilihan ng ticket, tapos naka-flash naman sa screen kung ano pipiliin mong movie, tsaka kung anong time. At ang pinili namin ay yung 12:30 AM na showing. May nakita nga lang akong 3 AM tsaka 2:30 AM na showing, guys. So ibig sabihin parang 24 hours din tong sinihan nila, no? Nakakaloka naman dito, Diyos ko. Nakalagay na rin pala dyan sa machine kung saan ka pipili ng uupuan mo. Hinayaan ko na yung dalawa kong kasama na magpipipindot dyan kasi libre naman nila. So bahala na sila. Sa pagbabayad pala, guys, kailangan dito may card ka. Credit card, debit card, STC Pay or Apple Pay. O diba, social? Kung wala ka nun, wag ka na lang manood dito. Di sila tumatanggap ng cash. At ayan, lumabas na yung ticket namin. Ang napili naming papanoorin ay ang Black Panther Walang Ganda Forever. 12:30, 45 SR ang bayad. Tapos bumili muna kami ng popcorn bago pumasok. Di ko nga lang alam kung magkano popcorn nila. Di naman ako nagbayad eh. So habang bumibili pa ng popcorn yung kaibigan ko, ipakita ko muna sa inyo itong looban ng AMC Cinema. Ayan o, sobrang ganda, diba? Mga pailaw nila, oo, diba? May ganyan ba sa inyo? Di ko alam, di man ako nakapunta dyan eh. At ngayon, papasok na kami sa loob ng theater. Kaya ipapacheck muna namin yung ticket dito sa dalawang guard na feeling ko magiging jowa ko yung isa dyan paglabas namin. Charot. Ayan yung hallway papasok. Sa Cinema 9 yung nasa ticket namin. Kaya malamang Cinema 9 pupuntahan namin. Alangang pupunta kami sa Cinema 10. At sinamahan pa talaga kami nung nag-a-assist dyan. Parang gusto niya talagang sumama pa hanggang sa loob. Charot. Hanggang sa nakarating na kami sa Cinema 9 at papasok na kami sa loob. At kung napapansin ninyo, unti-unti nang dumidilim ang aming paligid. Ganun naman kasi talaga, wala naman sinihan na maliwanag, Diyos ko. Kung sa Pilipinas, guys, bago magsimula yung palabas, isang damakmak na trailer ang ipapakita nila. Tapos paulit-ulit pa nilang ipa-flash sa screen yung no copyright na warning nila. Yung bawal daw magkuha ng video kasi punishable by law. Dito walang ganun. Wala naman kasing namimerata dito. Basta bago mag-umpisa yung palabas dito, konting trailer lang, tapos play na agad, ganun. Ayan yung mga kasamahan ko, komportable yung upuan nila, guys, na-a-adjust siya. Pwede kang humiga, pwede mo rin itaas yung paa mo, ganun, tapos may lamesa pa sa harapan. Ganun dito, ewan ko lang sa ibang sinihan. Gusto ko sana videohan yung buong movie, guys, tapos i-voice over ko, kaso, baka magkanda, paos naman ako nyan. 2 oras pa naman ito. Charot. Ngayon, explain ko lang ng pahapyaw sa inyo itong Black Panther, ha? Kaya pala naging babae na si Black Panther, kasi yung lalaki na original namatay sa totoong buhay. Kung chismosa ka, malamang sa malamang nabalitaan mo yan. At dahil doon, yung kapatid na lang niya na babae dito sa movie ang gaganap bilang Black Panther. Kaya ang ginawa, kinuha ng babae yung kanyang deoxyribonucleic acid or DNA. Tapos hinaluan niya ng Yumuno Ultramicroscopic Silicovolcanoconiosis. Charot. Saka sinalin niya sa katawan niya, kaya nakuha niya yung power ni Black Panther. Ganun yon. At kaya may Wakanda Forever sa title nito kasi nung sumigaw yung babaeng Black Panther ng Wakanda Forever, ganun, ibiglang nasunog yung kalaban. Diyos ko. Kaya ayun, nanalo sila. Tapos the end na. Isa pa pala na napansin ko sa movie na to, ang sarap nung kalaban. Diyos ko. Charot. Yun lang, guys, tapos umuwi na kami. At andyan pa rin pala yung dalawang gardo, ay naabangan yata ako, charot. Anyway, maraming salamat sa pinakamamahal kong kaibigan na si John De La Cruz sa panlilibre sa akin. Diyos ko, nakakahiya naman, charot. Ako pa ba mahiya ang kapal na mukha ko, no? Sobrang bait yan ni John, guys. Sinagot pa niya yung Uber ko pa uwi talaga, grabe. Pwede niyong i-follow yung Facebook page niya, John De La Cruz, J-H-A-N De La Cruz. Aspiring vlogger din kasi siya. Nakauwi na ako sa bahay 3:30 AM na namumuti ang mata sa gutom kasi hindi naman ako pinakain. Charot. Hindi pa naman ako inaantok, guys, kasi nakapag-adjust naman na ako sa oras ng Saudi Arabia. Ganun naman talaga, diba? In psychology, that is what you call adaptation of environment. See, I told you. Huh?